ay matutulad na rin sa mga bulok na kaluluwa ng mga incheck na walang pananampalataya. Hoy! Sakot ng mga dayuhan ang bayan na ito. Oh, di ba dayuhan ka din? Dayuhan na kampon ni Satanas. Ikaw ang Satanas. Coming from the mananakop himself. Oh, sim. Oh, sir. Nagbabago mo po. Slow. Sigurado naman ako na balitaan niyo yung nangyari kay Maria Clara. Hello? Nagiging palaban na po siya, sir. Oo nga, nabago niya. Hindi na siya nga yung Maria Clara na nababasa natin dati na sunod-sunuran lang. Proud ka pa, ha? Proud ka pa. Ngunit higit sa lahat. Hello guys, good morning, good evening, or good day, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to react to Maria Clara Ibarra. Episode 15 na tayo, sobrang bilis lang, and it's a Friday today, so cliffhanger to, and maraming mga magagandang ganap as per experience. And of course, bago ang lahat, kailangan natin mag-shoutouts kasi yun yung nakasanayan na natin. And dahil Friday ngayon, marami tayong isa-shoutout. Ayan, let's start with Jane the Pretty. Wow. Sabi niya, always watching your episodes po. Pa-shoutout. Watching from Hong Kong. Hello sa mga taga-Hong Kong dyan. Mga kaibigan natin dyan. Hello sa inyo. Ingat palagi. God bless. And second comment is from Make It Happen. Sabi niya, iba talaga reactions and comments mo, Sir Nephi. So genuine kaya lagi ako nanonood sa channel mo. At paganda ng paganda talaga ang episodes ng Maria Clara Ibarra. Kudos to her character portrayal. Good job, GMA7. Thank you so much. Make It Happen. Ayan. I like your name actually. Parang song to ni Mariah Carey, di ba? And next comment is from Sheila May Corpus. Ayan. Sabi niya, good morning po. Ewan ko po kahit na napanood ko na yung episode. Inihintay ko pa rin yung reaction niyo po. Kasi sobrang natural po on how you react. And parehas po tayo ng reaction. Hehehehe. Okay, wow. Thank you so much, Sheila May Corpus. Naalala ko yung classmate ko nung high school. Corpus yung pangalan, apelido niya. Sobrang close ko yun. Okay, next is from si Morgan Pham. Sabi niya, can't imagine MCI without Fidel and Clay. Actually, totoo yan. Feeling ko ang tragic ng mangyayari, especially sa ending siguro, no, kung wala si Clyde tsaka si Fidel, kasi parang sila yung nagdadagdag ng spice tsaka nung parang may variation sa story na alam mo yun, hindi in-expect ng iba. So maraming salamat sa mga writers talaga sa naisipan nila na idea to include Clyde and Fidel in the story for this teleserye. Okay, second to the last comment natin is from Francis Pua. Ang haba ng comment niya, pero sabi niya dito, hi Nephi, as I've said, we are almost there halfway. Next episode 50 cliffhanger talaga. December 5 to 9. Then next week, December 12 to 16, another set of new episodes. Interesting, challenging, intense episodes through episode 100. Also 100 pala yung total na episodes nito. Okay. So we will be all be glued to your reaction videos, Nephi, how the story goes and how the story ends, etc. Okay, thank you so much, Francis Pua. Ang haba ng comment po pero I love it. Kaya shoutout sa iyo, taga New York si Francis Pua. Maraming salamat sa inyo dyan. Take care and God bless sa inyo dyan sa New York. Last comment natin is from Yael Jordan. Sabi niya, galing talaga ng cast, crew and director. Julie is really tailored fit sa role na Maria Clara. Di ko maisip na siya ay si Clay. Small gestures, facial expression, husay ng acting. And si Barbie din, para sa kanya talaga yung role na Clay. Napakahusay ng pagpili sa mga characters. Really good example na next time gagawa ng teleserye, meron ka ng guide. Thanks GMA, di sayang oras sa panonood. Keep it up po. I agree. Yeah, binanggit ko nga kahapon, ito yung pinakapaborito kong teleserye sa buong buhay ko. Yung Maria Clara Ibarra ng GMA sa maraming kadahilanan, and that includes the choosing of the characters. I mean the actors for this teleserye talaga. Ang galing na pagpili. So ayan, I think ready na tayo for today's video. Episode 15 na tayo. We are halfway. Oh my gosh, kinakabahan na ako. Sa mga susunod na episodes, for sure, pabigat ng pabigat. So kapit lang tayo guys. Maiyak na ako maiyak, matawa na ako matawa. Basta kailangan nating kumapit hanggang sa dulo, kaya natin to. Okay, so without further ado guys, let's go watch this video. Ready, 1, 2, 3. Bilang na araw ni Kristo Kastoba Ibarra, nakikita niyo. Kahit isda, hindi kakainin ng kanyang mga labi tulad ng kanyang ama. Ang tindi talaga ng tama mo, sir. Sino ba yung dalagang sinasabi?
Bakit ka naman sasabihin sa'yo? Nang mawarningan ko siya. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sandali, Bini-Bini. Ano meron sa akin pagmumukha? Mukhang effect. Ano ibig sabihin ng effect? Secret. Pag makulit, pangit. Pag makulit, pangit. Ito, mahal. Katawa-tawa nga bang aking wangis? Oo. Ang ibig sabihin nun ay gagawin ko rin ang lahat upang makapiling ka lamang. Kagaya mo lang ako, mahal ko. Ipaglalaban ko ang ating pagmamahal. Ang sweet nila dito. Sinasabi ko na nga ba eh! Papa! Patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ko kay Maria Clara nang hindi niyo nalalaman. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo, Crisostomo. Kaya pakiusap, pasensya, distansya. Kung nais mo pa may sense matanak ko, respeto para sa'yo. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Ayos lang, aking amigo. Ikaw ang aking iniisip. Nais mo bang samahan na katapawi? Sumegway. Okay na ako. Paano ba ito, amigo? Tila karamay mo ako sa pag-aalala sa ating mga Maria Clara. Para kayo hindi mga babae, hindi na kayo nahihiya. Lumuhod kayo. Hindi kayo lalabas ng silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Hindi ba nabanggit mo sa akin noon na magsisimula ang mga suliranin namin ni Crisostomo pagkatapos ng pagtitipon sa aming tahanan? At nagkatotoo lahat yun. Sino kayo? Isa akong kaibigan ng senyor. Mahalaga lang ang sasabihin sa kanya. Mag-warning si Ano? Kahihinat na namin ni Crisostomo. Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Oh my gosh. Hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir Ibarra. Aww. Mag-best friend yarn. Ala? Chacho. Ala, ay mga polis. Dito ba si Senyor? Ay, polis. Guardia Civil pala. Napagkamalan siyang otosan. Yakong sa pita, Indio. Narito ba ang iyon ang amo? Nakabahan siya. Sandali lang, Senyor. Tinatawag siya ng aking kasama. Wensa! Bakit ka sumasagot na hindi humaharap sa iyo na kausap? Lalo na't hindi ako kung sino laman. Pero sa ninyo ka na tiyan ang respeto. Dati na pwede, ipidi may perdon! Hello? Baka makilala siya, oh my gosh. Tawad ho, senyor. Hala, halata. Nakayuko siya. Adonai mobile, wal più malbento. Inulok siya ni ano dito, ni Elias. Siya pinatay eh. Kiri! 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 Ah! Diablo! Animal! Namukhaan siya. Hala. Parte! Oh my gosh! Tumakbo ka na. Ikaw ba ang tulisan na tumulak sa akin sa putikan noon? Nalaman niya na. LSR Criminal! Kampuradlo! Dali! Ako, mabalis tumakbo. Senyor Alvarez! Andito ang criminal! Sinong criminal? Ang piloto na lumabas na sa dating kura sa akin! Si Elia! Ngunit ano naman ang gagawin niya rito? Senyor, siya po yung lalaking nakita ko dito kanina. Mag-warning yun sana. Ano ang ginagawa ng kriminal na yun sa loob ng iyon na pamamahay? O baka... Hindi ko rin batid, Senyor. Senyor! Senyor! Patawad, Senyor. Hindi namin inabutan na magnanakaw. Mabilis ang tumakbo at nawala sa aming paningin. Hell, Ginoong Alvarez, ikinalulungkot ko na dito pa mismo sa aking tahanan nangyari ang kaguluhan ito. Ngunit
Maaari ko bang malaman kung bakit bigla kayong napasugod dito? Ako'y naparito upang ibigay alam sa'yo na pinaintulutan na ang permiso upang maganap na ang pasinaya sa itatayo mo na eskwela. Oh, pasinaya. Hindi ko rin ang balita na dadalo rin doon ang alkalde. Ngunit hindi ko inaasahan na isang masamang tao pala maabot ako dito. Pasensya na, senyor. Ngunit maging kami ay hindi namin batid ang ukol sa hindi inaasahang bisita. Ngunit mas nais kong isipin ang magandang balitang inyong hatid. Kung kaya't maraming salamat po. Baka pabintangan siya. Ang ganda ng view. Wow! Gusto ko yun. Naway matapos na ang lahat ng ito para sa ating nalalapit na inaugurasyon. Sweldo nila. Tiniyak kong walang masasayang na bawat segundo ang ating mga trabalo. Todo estará listo para el evento lo antes posible. Gracias. Un placer, señor. Yung taong dilaw andyan pa rin. Amigo, tayo na't magpahinga at maaga pa ang misa bukas. Overtime yarn? Siguro ay dito na lamang ako bukas, amigo. Kesa masira lamang ang araw ko na makinig sa mga sermon ng mga frailing galit naman sa akin. Talaga? Kahit naroon si Maria Clara? Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa, amigo. Ito ba ay dahil kay Binibining Kai? Ayaw. Maaari bang tigilin man ako sa iyong pronokso? O sa akin lamang ay hindi ba dapat ka magpabango ng iyong pangalan para sa eskwelang itatayo mo? Kaya bakit ka iliban sa misa? Amigo, baka higit ka pang kasukulaman ng prele kung hindi ka niya makita sa simbahan. Bueno, may punto ka. Galit yarn? Mga Ginoo, maaari bang huminahon kayo? Bakit pati ang senyor ay hinamak mo? Ito na ang huling araw mo rito. Huwag na, Ginoo. Maldito. Ikaw ang lalaki nung isang araw, hindi ba? Masaya ako na nandito ka pa rin pala. Ngunit, ikaw ay tila naninilaw. Mas mabuti karma siguro yarn. Kung pahinga ka na muna. Huwag niyo pong alalahan, Senyor. Ganyo po ay hindi na po makapaghintay para sa inaugurasyon ng eskwela. Maraming salamat kung gano'n. Hanggang sa muli, Ginoo. Salamat, Ginoo. Tayo na, amigo. May binabalak siyang gawin bukas eh. Sa inaugurasyon. Repetire lo que dije el nombre de Dios. Nanto. Espiritu tuum bonum de diste. Qui doceret eos. Ang ingay niya magmisa. Et manna tuum non proibuiste ab ore eorum et aquam de diste incide. Misa ba to o sermon ng magulang? Nakuha pang kumindat. Let's go, Team Filay! Ito na ba ang nakasanayan ng bayan na ito? Ang ingay mo, Damaso. Wala. Ay, inantok tuloy siya, no? Ang Resalvi ay may sakit. Kaya ako ang ipinadala rito ng Panginoon upang pukawin ang natutulog niyo ng pananampalataya at takot sa bayang ito. Hindi yata batid ang mainit na parusa ng impyernong naghihintay para sa inyong mga Indio. Katamulang kayo ng konting ginto. Akala niyo kung sino na kayo. Ang Indio, kahit na anong bihis, kahit na anong laman na sigmura, ay Indio pa rin. Hala! Ang Indio, kapag nakasakay sa kanyang kabayo at nakasalubong ang pare, bababa ito mula sa kanyang kabayo, magbibigay respeto, at muli siyang sasakay lamang
kapag ka wala na sa kanyang paningin ang pare. Yun ba yung binakin ni Larry sa limot, ha? Wow! Kayo ba ay matutulad na rin sa mga bulok na kaluluwa ng mga incheck na walang pananampalataya? Hoy! Taro. Matagal nang sinasakop ng mga dayuhan ang bayan na ito. Oh, di ba dayuhan ka din? Dayuhan na kampon ni Satanas. Ikaw ang Satanas. Coming from the mananakop himself. Oh, sim. Ironic, alam na huli siya ni ano, Tia Isabel. Mahal di talaga si Tia. Wait lang ah. Nanggigigil ako, kumalma ka Nephi, kumalma ka. Unang-una, ewan ko lang kung may ganyang klaseng misa pa ngayon. Baka mag-walk out lahat ng tao. Baka batuhin pa yung pare. Kasi diba tinawag niya na indio, tapos minamaliit niya ang mga indio. Karamihan sa mga nasa misa na to ay mga indio, diba? Tapos sinabi pa niya na dayuhan yung ano, yung mga incheck daw na mananakop. Ano ba kayo? Ano ba yung mga Kastila? Diba dayuhan din kayo na nananakop sa Pilipinas? Nanggigigil ako sa'yo talaga. Naku! Kayong mga Indio. Galit talaga siya, huwag tingnan. Tatagumpay ang balak ninyong laktunin ang bayan na ito. Anak ng demonyo! Tapos na yung misa. Hala. Ay, may nagpakampa na. ¿Qué está pasando? ¿Quién demonio está sonando la campana? Ikaw ang demonio. Om si, Om si. Ikaw! Ala, si ano yun, Elias, di ba? Si Elias yun. Oo. Oh. Ayan. Kayao si Sentao! Nabulabog. Balitukado! Ay, balitukado doon. Magsiupo kayo! Hindi pa tapos ang misa! At hindi mapipigil ng demonyo ang araw na ito. Keno! Ikaw yung demonyo. Demonyong naka-costume ng pari. Ben, vamanos. Vamos. Ay, alis na sila. Sus Maria Josep, sino namang anak ng Diyos na nasa tamang isip ang gagawa nito? Nungka pa nangyari ito? Hindi pa nangyari dati. Si Kas. Dasar! Dasar! Pwisit! Sentaos todos! Adon na ba? Hindi pa tapos ang misa! Saan kayo? O si Hana. Ha? Mga gwardiya sibil, kinagawa niyo nakaupo kayo dyan para kayo mga statwa! Sundan ninyo ang aking sakristan at hulihin ninyo kung sinong nagpatunog ng kampana. Kapturado! Insigida! Insigida? Na-stress ka lalo. Deserve mo yan. Wala na si Elias. Ang bilis ni Elias. Wala akong naabot ang tao sa tore. Hindi maaaring tumugtog lamang ito mag-isa. Suyo rin ang labas ng simbahan. Kaya kung di pa nakakaliyo ang misa alam. Ora mismo. Ang galing ng Gwardiya Sibil na yan, umarte. Oh, si Elias? Oh, shoo! Bilis pag ano, change costume ah. Ah, ginawa niya talaga yun para mabulabog. Senyor, ang talino niya. Mag-iingat kayo sa pasinay ng inyong eskwelahan bukas. Ang galing. Ikaw. At bakit mo ako pinag-iingat? Basta, huwag kayong lalapit sa hukay. Sa malaking bato. Ang galing ni Elias, binulabog niya para makapag-warning siya ay Ibarra. Clay, magbaba niya lang po. Ay, napakatigas ng ulo na ba? High blood na naman si Tia Isabel. Pati si Fidel. Ay, yes, sandali.
Binibini. Bakit ka nagpakita dito? Minsan mo na iniligtas ang buhay ng Senyor. Ngunit, muling malalagay ang kanyang buhay sa peligro. Ano? Hello. Bantayan niyo siya sa Pasinaya bukas. Lalo na sa Taong Dilaw. Taong Dilaw? Taong Dilaw? Ano yun? Literal na yellow? Sandali! Yes. At least alam na ni Clay. Tipidil. Anong pinag-uusapan niyo ng piloto? Sir Fidel. Anong ginagawa mo dito? Hala. Ha? Ginagamit mo pa ang simbahan para makipagtagpo sa isang lalaki? Hay! Mapanghusga! Hindi mo na ginalang ang tahanan ng Diyos! Ay! Tayo na! Tayo na sa akin! Tia, tia. Gra! Judge your yarn? Paano mo hindi nasabi mo na nagpa-explain? Ang buhay ni Chrysostom? Yun kasi yung sabi ni Elias eh. May nabanggit pa nga siyang Taong Dilaw. Tapos bigla na lang siyang umalis. Umeksena na yung auntie mong judgmental. Nakatitiyak ako na hindi mapipigilan si Chrysostomo na ituloy ang Pasinayan ng kanyang eskwela. Kaya kailangan naroon din ako. Ala, si Damaso. No. Allí no vas. Hindi ka pupunta sa Pasinaya ng eskwelahan ng anak ng erehing yon. Hello. Solo vas a quedarte aquí. Hello. Oh my gosh. Ninong. Gusto niyang sabihin ni Clay sa ninong niya? Ay! Magmamano pala. Akala ko ikikwento yung ano. Padre! Winakli. Magandang araw pong muli. Buenos dias po. Ano po't napasubot kayong muli? Ang galang ni Santiago kayo. Eso, enterado del plan de tu hija. Na si Raw ay pupunta dun sa seremonya ng eskwelahan ni Ibarra. Ay. Clarita? Hindi pa ba malinaw ang utos ko sa'yo kagabi? Ngunit papa, nasa panganib ang mo. Senyorita, hindi niyo ba narinig ang inyong papa? Dito ka lang. Hindi lang si Maria. Pati ikaw. Pati ako? Padre, mabuti pa. Doon muna tayo sa komedor. Kumain muna po kayo. Vamos. Ang galing ni Clay. Kasi sasabihin sana ni Maria Clara yung ano eh. Mapapanganib si Ibarra. Ay, hindi na sabihin sa papa na nasa panganib ang buhay ni Chrysostomo. Oh, edi narinig ng ninong mo. Omsin. Eh, malay ba natin kung involved yung kontrabidang person na yan sa assassination of person? Jesus Maria Jose. Magsalita ka nga na maayos. Hindi ko talaga naiintindihan ng iyong mga wiliwika. Basta huwag kayong magalala, senyorita. Gagawin ko pa rin ang lahat para makatakas ako at makapunta doon bukas. Mm. At sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama kay Senyor Ibarra. Okay? G? Wait. Napaka-inosente ni Maria Clara na alam mo yun, naisip na ni Clay yun eh, na baka involve si Damaso doon sa mangyayari. Pero si Maria Clara, doon mo makikita na hindi niya talaga pinag-iisipan ng masama yung ibang tao kahit alam na niya na mayroong possibility. Hindi niya talaga, alam mo yun, pinapapasok yung ideya na ganun sa kanya. Kaya willing pa rin siyang sabihin doon kay Damaso na baka, at saka kay tatay niya, kay Santiago, na baka may mangyaring hindi maganda kay Ibarra. So, buti na lang doon si Clay. Okay, patuloy tayo. Ayun. Yung sakristan na magnanakaw. Ah, alas 6. Street yung bukla dito. Mag-iingat ka, kuya. Si Ibarra ang dapat mag-iingat. Hindi ako. Ang laki ng ibabagsak na bato, ah.
Oh? Patay ka talaga niyan pag nabagsakan ka. Senyora? Si Clay, nasaan na? Kanino ko pa siya hinahanap? Natapos na lahat ang agahan. Buong akala ko po'y nakahiga po sa kama, ngunit mga unan na nakataklop ng kumutama ang natatnan ko. Ay, muher! Blastema! Blastema? Saan po kaya siya nagpunta? Nakatitiyak ako na mukhang may ginagawa na ng kalokohan yung babaeng yan. Santisima, ano bang ginawa ko para papasukin ng babaeng yan dito sa tahanan natin? Ay! Ang ganda ng kahoy, oh. Ang ganda ng lugar. Yung batang magaling kumanta. Yung mga panauhin ng mga VIP, oh. Yung mga demonyo andyan din. Yung mga ipokrito. Parang masarap yun. Si Fidel. Si Fidel siya kasi Mang Adong. Si Ibarra. Magandang araw din sa inyo. Nakapaas sila, yung mga bata. Yes. Tuwang-tuwa yung mga bata. Hindi may pinta yung mukha nung damas. Oh. Ayan. Sige, girl. Takbo, girl. Napagod. Wala siyang kalesa, eh. Ay, yung malalim. Aabot ka, Clay. Grabe si Clay. No effort din siya, no? Ito na ako, Sir Ibarra. Para lang makatulong. So grabe. It's so far. Hello? At ano naman ang gagawin? Super Paso. Ni Winnie, Maria Clara Infantes. Long time no see, ah. Ang galing nyo talagang tumiming. Tuwing may magaganap ng malaking eksena, nandun si Sir Boo. Yes. Masyado ng maraming revision ang ginagawa mo. At hindi ko napapayagan pang gawin ang mga kahibangan na ikapapahamak mo. Ang itinatayong eskwela ay bunga ng mga tulong ng Kapitan, Gobernador Filio, at ng sentrong pamahalaan na siyang sumuri sa kahalagahan ng eskwelang ito sa bayan ng San Diego. At bukod dyan ay kailangan din nating magbigay pugay sa simbahan at sa mga alagad dito sa kanilang pagdalo upang bigyang bendisyon ang ating sisimulang gawain. Ang bait ni Ibarra. Nasaan na kaya si Pilipinipe? Nag-aalala. Ay, sandali, sir. Sandali, nang bitawan niyo ako. Kailangan ko masiguradong ligtas si Sir Ibarra. Huwag po nang ituloy ang kahibangan mo. Inuulit ko, ang mga magaganap ay nakatakda na sa kwento at wala ka nang mababago. Mali po kayo, sir. Nagbabago na po. Slowly but surely. Sigurado naman ako na balitaan niyo yung nangyari kay Maria Clara. Hello? Nagiging palaban na po siya, sir. Oo nga, nabago na. Hindi na siya yung Maria Clara na nababasa natin dati na sunod-sunuran lang. Proud ka pa, ha? Proud ka pa. Ngunit higit sa lahat, ay nais kong taos-pusong magpasalamat sa mga estudyante na siyang tumulong para maisaayos itong pagpapasinayang ito. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili pagkat kayo ang tunay na pag-asa ng bayan ng San Diego. Yung mga bulilit, queendom and kingdom. Oh, viva senyor daw. Oh, mga queendom yan na mga sinasaktan ng mga kabataan. Dito dahil pinaaasa mo, wala ka nang magagawa sa malubhang sakit ng bayan ito. Ay. Ang mga tauhang pa-terminal na. Kung ganun, sir. Ano po bang mangyari kay Sir Ibarra? Mamamatay po ba siya?
ano ba kasing ending nito, sir? Oo. May mamamatay ngayon. Akala ko mamamatay si Ibarra. Pero wala kang magagawa. Sino kayo mamamatay? Sure ako hindi si Ibarra kasi matatapos na yung story pag namatay siya dito. Pero sino kaya yung... Ah, baka yung taong hilaw. Makakarma siya. Tapos na. Oh my gosh! Ang bilis! Kaya ni ano, Clyde, baguhin yung nakalipas. Ang babae yun na nakatira sa bahay nila Maria Clara ay kampon ng Diablo. Ikaw yun. Nakakaawa ko. Ano? Yung makasama ko yan. Nagkasakit si Maria Clara. Kaya kung di alam ng isa na nangunguli na ka sa kanya. Anong gagawin natin, primo? Hindi ko kaya na nagkasakit si Clarita. Anong magagawa ko? Ito payo ng kanyang nino. Ah, kasi hindi siya kumakain. Isang gawa pagtitipon? Ang pagtitipon ay para lamang sa mga kapitan at opisyales. Ikaw ang bagong kura na ipinalit sa aroganteng damaso. Excellent. Aroganteng damaso. Narito na po ang Ginoo. Sino yun? Sino yun? Si Ibarra ba yun? Grabe ka, Friday. Sabi ko na nga ba, eh, pasabog yung Friday eh. Oh, ayan. Daming mga ganap. Unang-una, sino ang mamamatay? Feeling ko yung taong dilaw, makakarma siya kasi, di ba, gusto niyang patayin si Ibarra. So, yun. Isa yun. And, oh my gosh, magkakasakit si Maria Clara. Ito na ba yun? Yung sinasabi nila magkakasakit siya? And, kagagawan ni, ano to, ni Damaso tsaka ni Santiago. Kasi, di ba, ayaw nilang magkita si Maria Clara at Ibarra. Hanggang hindi kumakain si, ano, si Maria Clara tuloy ng pagkain. Ayan, nagkasakit. Naku, kasalanan nyo rin eh. Tapos, sino yung nasa dulo? Sino yung lalaki na kakarating lang na parang nakasapatos na mamahalin? Char. Ayan guys, and of course, yung paglalayag ng Philae, Team Philae, let's go! Parang may magandang magaganap talaga next week sa Philae na love team. Love team talaga. Ayan guys, maraming salamat for watching this with me, always. And of course, shoutouts ulit sa mga kababayan natin na mga OFW sa labas ng bansa, sa Kuwait, sa Taiwan, Hong Kong, China, Vietnam, Australia, New York, California, meron din sa Texas pala. And sa Europe, ang dami. And of course, sa Saudi Arabia, sa Middle East, ang dami nyo dyan. Kuwait, Qatar, Doha. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. And of course, sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo for today's episode. And sana naaliw din kayo kagaya na pagkaaliw ko sa panonood ng Maria Clara at Ibarra episode 50. Maraming salamat guys. And see you again next week. Bye.